Inaprubahan ng Kamara sa ikalawang pagbasa ang panukalang ibaba ang minimum age of criminal responsibility. Sabi ni House Committee on Justice Chairman, Congressman Doyle Atchot. Maraming may agam-agam sa pagbababa ng age of criminal responsibility sa edad ng 9 gaya ng nasa panukalang unang ipinasahan ng komite. Kaya nagkasundo silang gawin itong edad 12-15 ang kasalukuyang minimum age of criminal responsibility. Sa isang institusyon ko piniling tahakin ang profesyon na lumalayong imulat ang kabataan. Hindi lang sa larangang akademiko, kundi sa paano nila dapat gawin ang kanilang mga aksyon na naaayon sa batas. Insente at puro, ganyan daw dapat ang pagtingin sa mga bata dahil wala raw kinalaman ng isang musmos sa nagbabagong mundo. Sila raw ang dapat baguhin, hubugin. Hubugin sa kung ano dapat ang modelo ng lipunan. Iba't ibang pagkatao ang nakikita, ngunit iisa lang ang karakter nila. Okay, class. Good afternoon. Good afternoon, sir. Sensya na, nalito ko. May meeting kasi urgent. Okay lang, sir. Okay, simulan ang class natin. History. Pag-aaralan ng history ay yung demokrasya at justisya. Naniniwala ba kayo na ang hustisya ay pantay-pantay binibigay dito sa Pilipinas? Opo, sir. Okay, itong larawan na to, nahawak ko ngayon sa cellphone, pinapakita dito yung hustisya. Ngunit, iisa nga ba? Mr. David, pinatanong ba? Si David, tahimik at hindi mahilig makipagsalamuha. Hindi ko inaasahang magbibitaw siya ng katanungang lilikha ng maraming katanungan sa aking isipan. Manipis mo ba ang tela? Nabingi ako sa katahimikan, kasabay na nakabibinging mga tawanan. Napaisip ako. Manipis nga ba ang tela? Hindi ko alam ang isasagot sa tanong. Hindi dahil sa hindi ko naintindihan. Kung hindi dahil marahil ay walang kasagutan. Ang babaeng may piling sa mata at may hawak na timbangan. Iyon ang sabi nila na simbolo ng hustisya. Walang pinapanigan. Hindi siya nakakita kaya wala siyang hinakampihan ni papaboran. Pantay-pantay ang lahat. Ngunit kahit naiisa lang tayo ng karakter, may iba't ibang pagkatao ang bawat isa. Iba't ibang ugali. Iba't ibang kagustuhan. Iba't ibang layunin. Iba't ibang kasalanan. Tayo ay nabubuhay sa iisang lipunan. Kung saan, sabi nila, tayo ay malaya pagkat demokratiko ang ating bansa. Ngunit akala lang pala. Minsan, ang hustisya sa bansa ay sadyang hindi mo makikita. May bahid ng dumi, puno ng kasinungalingan. Ngunit, malinaw sa atin ang katiwalian. Nakikita ito ng lahat. Maging mga pandaraya sa maliliit na pangyayari ay nahihinuha natin. Alam natin to, sapagkat minsan ay naranasan natin ang madugasan at malamangan. Madalas pa nga na tayo ang nananamantala at nandaraya para sa sarili nating kapakanan. Oo, tama. Siguro iyon nga ang kasagutan. Marahil ay tingin lamang natin na manipis ang tela. Ngunit ang totoo, tayo lang ang nagkukunwaring hustisya. Bulag ang hustisya, sapagkat nabibigyan ng parusa ang nararapat makatanggap. Tayo lang ang may pinapanigan, tayong mapangusga. Hindi manipis ang tela. Handa na akong sagutin ang katanungan ni David. Good morning, class. Bakit ang daming absent ngayon? Asa si Angeles nga pala? Sir, di niyo po ba nabalitaan?
hindi manipis ang tela? Kasong sangkot sa ilegal na droga ang isinampa kay David. Sa edad na 12 taong gulang, ay nananagutan na sa kanyang ginawa. Nak, anong nangyari sa'yo? Ang inosente at purong musmos, ngayon ay nasa rehas. Biktima ng hustisya. Sir, manipis po ba ang tela? Hindi ko alam ang sagot.